Hello mga palangga, how are you doing? This is your Lola Maharlika saying hi, hello to you. So, kamusta mga beauty ng mga hitad? Alright, so ngayon may meet tayo mga importanteng tao sa ating buhay, direct from the Philippines. Isang kilala sa larangan ng politika, charming. Anyway, wala nanonood ang hitad. Wala. Ayan, ayan na. Para na mata ng beauty ko. Okay, so nakipag-away ako today mga palangga. Supposedly magbablog ako. Short lang to. Nag-vlog tayo ng mga kaganapan. Kasi naging busy ako sa telephone calls, making money, you know. But nakipag-away ako sa AT&T kasi na-charge ako ng, to be exact, $789 sa international data service. So ngayon, natatandaan nyo, di ba, nagliwaliw ako. Noong October, nag-cruise ako together with my friend, Millet, Lady Boss M. So doon ako na-charge ng $789. So nawindang ako palangga, supposedly $360-something lang yung bill ko. Aba, pinagbabayad ako ng $1,100. So, nag-init ang ulo ng beauty ko. So, yung beauty ko to, pinag-iinit ang ulo. So, ngayon, I spent like 1 hour and 15 minutes sa kausap ko sa AT&T. So, ipa-fast forward na natin. Aba, ang gusto niyang i-wave lang is $200. Diba? $200. Sabi ko, no. Sabi ko sa kanya, hindi ko ginamit at i-try ko na in-explain. Sabi ko, hindi ko ginamit yung servisyo ninyo in the first place. Sabi ko, wala namang servisyo sa loob ng barko. Kasi nga, nag-purchase pa ako ng internet service sa Carnival Cruise, which is, I believe, hindi ako nagkakamali, I paid $200, 35 per day ba? Kalimutan ko na, basta $200 something for the whole cruise namin. So, ngayon, pinagpipilitan ng hitad, pero nung una, nag-init ang ulo ko. Lahat naman ng bagay na pag-uusapan sa pagkikipag-usap. So, ini-insist niya mga palangga. That's why, kaya ko sinasabi to sa inyo, kasi you have to fight for what is right. Okay? Fight kung ano yung tama. Sabi niya sa akin, for 4 days daw, ginamit na namin yung data service ng AT&T sa barko. Sabi na dapat tinurn off ko daw yung roaming. Sabi ko, I turned it off. Sabi ko, nasa airplane mode siya. At sabi ko nga, sabi niya, i-wave ko lang 200. So, sabi ko sa kausap ko, no, I'm not gonna pay for 500 something dollars na hindi ko naman ginamit. Sabi ko, let's define the word use. Sabi niya, data use daw or data used. Sabi ko, let's define the word para ako abogado with no case. Sabi ko sa kanya, let's define the word data used. You said that we used the service, the data inside the cruise or on board for 4 days. Sabi niya, yes. Sabi ko, no. Sabi ko, let's define the word used. When you say use, madam, yeah. when you say use, meaning I consume it. Let's talk about food. When you say I use it, I ate it. Or I drink it. Or I consume it. Nagwawala ang beauty ko, mga hitad. Kasi, you know, mag mga customer representative, although, minsan mga nakausap ko, Pilipino eh. Minsan mag Pilipino na based sa Cebu, mababait sila. Sabi ko, can you wait? This is I'm trying to explain. Sabi ko ganun sa kanya, I'm not gonna pay for $789 for the service that we never used. Sabi niya, based on the record daw, ganyan-ganyan, data use. So, nagtumututok ako sa word na use. Use. Sabi ko sa kanya sa Tagalog pa, di ba pag sinabi mong use, ginamit mo, kinain mo. O let's say, sabi ko pa nga, example pa nga ako palangga, let's talk about drugs. Internet ko, sabi ayan. Di ba, when you say use, you intake it, you ingested it, you know, you enjoyed it. You had the pleasure to use the service. Ganun ako makipag-away. Yes! Hi, Tiny Espinoza. How are you? I want to talk to your supervisor. Ha, ha, ha. Yes, correct. Sabi ko, can I talk to maybe someone? Di naman ako ganun kayabang. Can I talk to maybe someone that can help me with this kind of problem? Pero dinidikdik ko siya dun sa word na use. So, syempre,
papatalo ba ako? So, nanggigigil lang ako kasi nakakagulat. Imagine magbabayad ka ng 1,100. 300 lang dapat ang babayaran ko. Tapos tanong, how's your Thanksgiving? What is your plan, chuchu-chuchu? Well, yun nakakagandahan sa Amerika. Kasi kahit na umuusok ka na, hindi nakikipag-awa yung customer service. Hindi katulad sa Pilipinas, di ba? Kayo na nga yung mali, yung kumpanya, kayo pa galit. So, talaga in-insist ko yung ano ko, yung aking karapatan. Sabi ko, if you can see, sabi ko, the history of my bill, sabi ko, I went back to the Philippines in April and in July. Sabi ko, did you hear from me? Na nagreklamo ako na, hey, I was charged by international, with international calls, ganyan, ganyan, ganyan. Sabi ko, I paid for it because I used it. I used it, I consumed it, I, you know, I ingested it, I singhooted it, di ba? Na-explain ko, hindi ako nagreklamo kasi ginamit ko yun. Pero this time, sabi ko, nung nag-cruise kami, nagbayad ako. Nagbayad kami sa barko, sa shipping lines, para sa serbisyong internet. In the first place, sabi ko na sa kanya, the moment na pumasok ka sa barko, hindi ka na nga makaka-access. Patay na ang servisyo ninyo. So, anong sinasabi mo? Sabi ko na data use na yan. Walang ginamit. There's no such thing kasi useless ang inyong data na sinasabi. Kasi kung meron, hindi dapat di ginamit ko. So, ganon. So, ang lola, ang ending, nagwagi ako. So, they waived the $789. But I spent 1 hour and 15 minutes. I supposed to, ano, to enjoy life. My God! Ay, nako. Mamalika, wag pabubudol. Corrected by, sabi ni Kalili. Yes, may tao doon, mukhang may ano, hitad. Anyway, sinishare ko lang sa inyo how I fight for what is right. You know? Di ba kinuwento ko sa inyo, recently, dyan sa Pilipinas, may kaibigan tayo na nakalagay sa contract niya na free service siya, may after service siya sa kanyang kotseng binili, tapos ayaw ibigay ng kumpanya. Ah, hindi ko kayo na-update. Ayaw ibigay ng kumpanya, di ba? So, yung mga supervisor na mga jutang Janina, pinagpasapasahan kami. Sabi ko sa friend ko, watch me, baby. I have to talk to the owner. So, nagawa namin ng paraan na nahanap namin kung sino yung owner nung kumpanya. Nakausap namin, napakabait-bait. So, binigay yung servisyo. Kasi nakalagay naman sa kontrata. Kaya, you always fight, right? Kapag may katiwiran, ipaglaban mo, sabi ni Marifay. So, yun lang po, na-high blood na ako kasi na-share ko lang yung story of my life today. Diba? Nakakala ko, hindi na nga ako naka-anggulo ng bonggam-bongga kasi naubos talaga yung oras ko. Ang daming pasikot-sikot, inoferan pa ako ng kung ano-ano. Sabi niya sa akin, nung okay na, nag-usap kami about Thanksgiving, mabait naman ako, wag mo lang akong salubungin yung galit ko. Sabi ko sa kanya, diba? Sabi ko pa doon sa babae, sabi ko, have you been on a cruise? Sabi niya, never. That's why you don't understand my feeling. You should experience cruising, so you should feel what I am fighting for. So, inoferan ako bakla, pwede na ako pala makakuha ng free phone, iPhone 13 nga lang. Hindi free. At iPhone 13, which is I have iPhone 13 right now, $5 na lang daw ang babayaran ko kada buwan. So it's like $200, so 36 months. Sabi niya sa akin, pero hindi niya ako nauto. Sabi ko, I'll think about it. Pero may monthly service yun. Yung, syempre yung line, $35. So, bababay na naman ang lola mo, 40. Eh, dalawa na nga ang phone line ko. So, magdadagdag na naman ako. So, 3 phone lines ng beauty ko. Diba? Talo pa ang mga Diyos ng pulboron. But anyway, I'm just sharing my stories, guys. Kasi sa Pilipinas, huwag kayong patatalo, huwag kayong pasisindak kapag pag tama kayo. Yung kinukwento ko sa'yo, yung sa car dealership, gosh, 3 days kami nakikipaglaban doon. Sabi ko to sa mga, you know, hindi ko naman minura yung mga manager. Sabi ko, huwag natin kausapin yung mga hitad na yan. Let's get the attention of the owner of the company. So, nakuha namin yung attention. Nagpasensya yung owner sa amin. Pero hindi po ako nagpakilala na ako ay botangera dito. Botangera at boljakera. Hindi ako nagpakilala ng ganun. Well, hindi naman tayo ganun eh. Nagpakilala ako as maalindog. So anyway, that's why I want to encourage you to fight kapag kayo ay kinanti, kinawawa ng taong bayan, mapabanyaga man o mapapilipinas, pag alam mong may katwiran, boljakin mo, baby. So, yun lang. Kasi pag syunga-syunga tayo, tapos ang sabi pa pala ng hitad, well, naging okay naman sa
Sabi niya, I can give you $201 credit daw. Sabi ko. Sabi ko, are you trying to say that you're giving me favor? Sabi ko gano'n sa kanya, hindi yun favor. Sabi ko, hindi ko babayaran yan. Kasi you charge me to the service that I never used, my dear. Yeah, dinipain ko talaga yung usage, di ba? Pag nasa korte ako, mananalo tayo, bakla. Kasi mga terminology, importante yan sa batas. Sabi ko, di ba? Sabi mo, data used. Used. Hindi ko naman kinain yung data, hindi ko ininom, hindi ko in-enjoy. Ano yun? Anyway, life is a beautiful, talagang dapat pa magkatwiran. Ipakikabog naman po ang taga-POAA, sabi ni Gina, na ang puso. Sige, basan mo lang, bubugbugin natin ang jonggang-jongga. Jujugjugin natin yung mga salot sa bayan. I want to contaminate this braveness of me since birth. Kasi you know what? Alam nyo na yung mga nakafollow sa akin. Pagkaibigan mo ako, bata, ang away mo, pag inapi ka, lang, pero huwag mo ko dadamay sa away mo na ikaw ay mali. Pag inapi ka, tatayo ako. Tatayuan ako ng bonggang-bongga kahit wala akong pototoy. Tatayuan kita ng bonggang-bongga. Talagang ipaglalaban kita. Ipaglalaban natin yung tama. Kasi kung tayo ay magpapatalo sa mga intimidation, you know, that's why we have to study a little bit, no more. Para alam natin yung mga terminologies na ginagamit sa atin, intindihin natin. Hindi naman kailangan maging, rocket scientist ka to know, to know everything. So, hindi naman kailangan maging isa kang henyong-henyo. Kailangan lang alam mo ang tama at mali at alam mo pag ginagago ka na. Kaya dito sa ating mga labang politika, Maharlika is the key. Di ba? Huwag kayong lulukulukul. Hindi pa ako tapos. May mimit lang ako. I'll see you guys. Thank you. Bye, Momo.